Hello friends! Welcome sa Asketeers Live. So yes, wala naman po akong ligo sa channel na to. Ganun talaga, second channel means no ligo. So yun na nga po, kakabalik ko lang po dito sa Manila kahapon. And super miss na miss ko sila. Hindi ko lang na-videohan yung pagdating. Kasi syempre pagod na pagod. Tapos ang dami mga dala, tapos madaling araw na yun. So ayan, baba tayo kasi ang init talaga dito. Ay, chinelas ko. Naiwan pa. Grabe, oh, nagugrupo-grupo na yung bangs ko. Hello, housemate. Huli-huli. Ano yan? Kape? Mag-hi muna kayo kay Auntie Y. Ayan, nandito siya, bumisita. Dahil nakaramdam siya na may pasalubong. Ay, Diyos ko po. Ayan na po ang nakakamiss sa akin. Ang sobrang nakamiss. Siyempre. Angela, na-miss mo ba ako? Ay, grabe na. Ang harsh po ni Ate Angela. Hindi daw ako na-miss. Ito ang nakamiss sa akin. Oh, kagat-kagat. Sige, kagat-kagat. Henry! Nasaan na ang ano, ang anti-bite natin? Sige, mochi, akin na kagat mo ko, ha? Merong na-discover si Ate Angela na pinagbabawal na technique. Tignan nyo, ha? Ayan, tignan nyo. Ina-atake ako, di ba? Kinakagat ang kamay ko. Kahit anong saway. Magwawala, ayan. In 3, 2, 1. Mochi! Uy, asa na? Kagat ka, di ba? Nangangagat ka sa akin? Dali! Nangangagat ka, di ba? Asa na yung kagat-kagat mo? Oh, Mochi! Asa na yung kagat-kagat mo? Asaan? Ang ingay naman po ni Henry eh. Asa nang kagat-kagat? Asa nang kagat-kagat? Anti-mochi bite? Oh, asa nang kakaharot? Oh, di ba? Biglang laging good boy. So, ganito na lang siguro pag nagbablog, no? Naka-gloves na lang. Galing ni Ate Angela eh, na-discover niya ang new fear ni Mochi. Mukha lang akong ewan, pakita ko sa inyo. Nagbablog na naka-gloves. Pang-clean pa to. Cleaning gloves mo tawag dito. Ito yung nakamiss sa akin talaga eh. Ang weird talaga ng kamay ko. Hindi ko maramdaman. Ang pangit. Kaya lang kailangan natin ito dahil ang ating mochikins ay gigil sa aking kamay lagi. Sugar! Namiss mo ako, ha? Ha? Ang taba-taba mo na. Parang 4 days lang ko nung wala. Parang tumaba ka. Lalo. Oh, ayan na naman siya, oh. Tina-target na naman. Akala niya wala na ang mahiwagang gloves. Dali kagat pa. Dali kagat kagat. Kagat mo ako kagat. Ah. Mm, ang mga Russians, kulong. Dahil ito, si Riz Marina, babaliw na. Ay. Ay, baliw. Super ano na siya ngayon. Siguro 13 days na siya since nagkaroon. So, most likely pick na yan. Kaya madalas nakakulong yan si Riz. So, ayan. Super happy ako kasi walang nangyaring kakaiba. Wala namang emergency na binalita si Ate Angela sa akin habang ako'y nasa malayo. Safe na safe ang ating Riz Marie. Hindi na isahan ng wangwang boy. Napagod na siya kakawangwang. Hello! Sunod ka nung sunod sa akin. Amiss mo talaga ako. Oh, ikaw lang nagmamahal sa akin. Ha, cream cream. Ayan po ang wangwang boy nyo. Lobat. Ay, hindi ka nakakaisa, no? Pero in fairness pala, sabi din ni Ate Angela. And napansin ko din, etong si Henry, hindi siya ganun kabaliw kay Riz. Siguro dahil alam niya din na bata pa. First hit niya kasi. Unlike kapag si Cream O tsaka si Sugar yung nag-hit, parang sobrang crazy siya. Ngayon, hindi naman masyado. Considering na 13 days na nga. Or hindi ko lang din alam, baka hindi pa pala pick ni Riz. Kasi alam ko, may iba na late nagpipick, parang nasa 15 days above pa. So, sige, wag nyo muna i-take na fact yun. Kasi mamaya, baka hindi lang din pala pick ni Riz. Oh, shoes! Oh, eto naman tayo. Grabe, sakup na sakup mo ang camera, oh. O, diba? Hanggang sweet-sweet ka na lang. Hanggang sweet-sweet ka na lang. Hindi ka na kasi makakakagat eh. O, diba? Nagtataka siguro siya. Ano nangyari dun sa kamay? Ha? Sugar! Hello! Rise and shine. Asus. Asus, rise and shine. Ang pretty girl. Sugar. Uy, inagawan ka ng pwesto, oh. Ando na siya. Inagawan ka. Payag ka ba? Payag ka ba nun? Payag ka.
So, ayun. Lagay muna natin tong camera dito sa table para makapag-chikahan tayo ng maayos. At tatanggalin ko na to kasi ang weird ko tignan. Hello, Angela. Kaway ka naman sa vlog. Ako lang ang nagsasalita. Alika, interviewin kita. May pinapaalam to sa akin si Ate Angela kagabi. May pinapaalam. Ano yung pinapaalam? May piyok pa. Oy, aalis na siya. Next month daw, aalis na yan. Babay sa inyo. Ayaw niya na. Di niya daw kinakaya yung ano trabaho dito. At ang pagbububog sa kanya. Ayan, tingnan nyo. Kakatanggal ko lang ng gloves. Balik na naman siya. Nagsawa na lang din ako manaway dito eh. Talagang ginagawa niyang, oh. Ginagawa niya talagang ano yung kamay namin eh. Minsan kasi, nakakapagod din magalit, di ba? Eh, hindi ko personality yung magagalit. Kaya, dito talaga kay Monchi natitest ang aking patience. Kasi di ako sanay na nagagalit. Eh, pagka gaganyan-ganyan siya sa akin, or pili na lang ako, magagalit or magaglobs. Di ba? Di magaglobs na lang tayo. Ayan, pagaganyan. O, oh, alam niya na gawa eh. O. Oh. Hey? Nakikinig naman siya, kaya lang, hindi ko din kasi, ano, hindi ko din gusto. Sakit sa kalooban na nagagalit. Kasi naman, ang baby na ito. Hmm? Ang shadong extra, parang sugar version eh. Hmm? Male sugar. Hmm, hindi siya basta-basta makikis na ganyan. Traitor ito eh, may pagka-traitor eh. Ay, sinasabi ko, sinasabi ko. Ayun. Oh, si Cream O na lang daw. Si Cream O na lang ang kinulit. Si Cream O naman ang gagawin niyang titer. Oh. Diba? Hindi, babawiin ko lang. Baka nalungkot na kayo. Hindi totoo. Magbabakasyon lang si Ate Angela sa kanila. Nang 1 week daw. So, pina-finalize lang namin yung date. Kasi, medyo mahaba-habang time yung wala siya. Para sa mga gustong mag-babysit dyan, natutulong sa akin. Just lang. Hindi, kaya ko naman to. Na-try na rin namin to before. Ako lang mag-isa. Tapos, ay kaso si Tammy pa yun eh. Tatlo naman sila nun, tas mababait sila. So challenge talaga to sa akin. Pagka umalis si Ate Angela, kasi ang laki talaga ng nagagawa ni Angela para sa kanila. Parang inisip ko pa lang na pagod na ako. 7 days? 5? Sige, di ba? Magre-recruit naman tayo ng HTV team. Kaya nga sila nandiyan. Ang HTV aunties. So, ano ba to? Ay nako! Mochi? Masyado ka ng bad-a. Yan, kasi wala masyado nakikipaglaro sa'yo. Ang harsh kasi. Ang init! Pero may kuryente kami. So yon, saan nga ba ako nang galing? Saan ako nagpunta? Anong ginawa ko doon? Naawa na sa'kin si Ate Angela. Open niya na daw. Hindi, kaya naman ako naiinitan kasi wala akong ligo. Yung parang malagkit. So, ayun na nga po, bale nang galing po ako ng Davao, land of the durians and pomelos, basta lahat ng fruits. Ayun, kasi para sa mga hindi nakakaalam sa inyo, I mean, hindi ko pa naman ito rin na-share sa channel, tumira kami sa Davao for mga 3 years. And doon nga namin nabili sila Tammy, Sugar, tsaka si Cream O. So yung tatlong yon talaga, yung original Husky Tears, mga Dabawenyo at Dabawenya talaga sila. So ayun, wala, may inasikaso lang ako doon. Then, namasyal konti. Kaya supposedly may show sana nung Sunday, hindi namin nasamahan si Henry. Tapos yung HTV team din, may sarili din silang lakad. Halika dito, dali. To, suotin mo ito, ang safety. Ang safety gloves. Pasuot natin kay auntie ito. Saan ba yun? Sige, ay ganyan. Hindi na pala kailangan suotin. Pakita mo ang proof ng iyong pagbabakasyon. Okay. Grabe po, oh, sunog na sunog sila. Yung dalawa kong kapatid, wala lang sila dito, pero mas grabe din. Tapos ako to, parang walang nangyari. Hoy! Ayan, oh. Bad boy. Pakita ko muna sa inyo ang mga pinamili namin na pasalubong. Siyempre, hindi mawawala ang pomelo. Golden sana yung bibili namin. Kaya lang, hindi daw season. Next ay ang box ng mangosteen. Ayan. At saka dito, yung sobrang pomelo na mumukbangin namin ni Auntie Y mamaya. So, sa rate, isang ganito. Hindi, naputol na ito eh. Sa isang ganito.
Muji, hindi yan ball na ano ha? Fruits yan. Makakala mo ball na to eh. Nuka-dunka. Wala eh, naputol. Pero mahaba to. Yung isang bungkus, basta 3.3 kilos. Nasa mga ganun na isang habang ganito. Ang rate is nasa 180 per kilo. Ay, ba't ko sinabi isang bungkus? Per kilo naman ang batayan. Basta yan, per kilo ng mangosteen. Hindi ko alam kung ano lang, medyo tourist price yon. Pero ang binigay na rate sa akin, 180 per kilo. Tapos itong pomelo naman, na isang box yung pinakita ko kanina. Dalawa na yun kasi magkapatong. Bali, ano yun? 580 siya per box. So, mga nasa 5.5 kilos isang box. Ito naman, nakala niya bowl. Oo, sige. Kakainin namin niya. Mochi! Gusto mo magalit ako. Ang sakit sa dibdib. Tapos, daling ko kay Saref kasi nag-ano din kami. Bumili din kami ng tuna. Nabilanggo na si Mochi. Si Henry na lang pwede dito kasi takot naman kay Sugar yan. So, ayan po ang aming ref na naglalaman ng mga pinamili naming tuna. Nandito siya sa ground floor. Oy, tama na. Doon muna. Ito ay ang... Oy, hindi ka kasali. Galing din naman daw siya sa dagat. Oo nga eh. Bisaya talaga yan si Sugar. Ayaw ba? Ayaw ba, Sugar? Ano bang ano? Hawa dito. Hawa dito. Ayan po, friends. Tignan nyo. Oh, meron kaming tuna barilis. So, ito ay buntot ng tuna. Tapos, ito ay bagaybay or bihod. Dalawang klase kasi yun na egg ng tuna. Tapos, ano pa ba? Pampano. Uy, ang sarap ng fish na to. Favorite fish ko na siya. Hello, cream. Huh? Puti wala sila, no? Tapos, sunod ay tuna belly. Ang laki, oh. Tingnan nyo, malaki pa sa mukha ko. So, all in all, ang frozen na pasalubong na nabili namin ay nasa 10 kilos. Tapos, nasa 3,300 lang yung binayaran namin. Diba? Mura lang. Or, feeling ko may mas mumura pa dun. Kasi, dun kami bumili sa famous na bilihan. Dun sa Marina Tuna na market. Abangers number 1. Siyempre, ang clingy abangers nandito talaga sa ilalim. Yung isa. Yan si Sugar, aatake lang yan. Sigurista yan eh. Kapag nagkakabigayan na, dun lang siya lalapit. Ganun ang galawan ng mga queen. Kain basta na. Sabi, pwede daw sa dog ang pomelo. Kasi hindi naman daw siya grapefruit. Pero konti lang kasi mataas daw yung sugar nito. Ayun nga, friends. Sa Davao ko, nakuha itong mga bukod dito. So, si Tami, cream o sugar ay mga Dabawenyo. Tapos si Mochi, Batanggenyo. Tapos yung dalawa ay mga Russian na. So, nakuha namin si Tami doon. Taga ano siya? Specifically taga Toril. So, sila cream o tsaka si sugar. Hindi pala! Ala, hindi pala Dabawen niya si Sugar. Galing si Sugar ng CDO, pero biniyahe siya papuntang Davao. Hmm? Doon, taga doon yung breeder niya. Si Cream O naman, ito malapit lang talaga sa bahay namin before yung breeder niya. Taga CDO nga si Sugar. Ala. Hindi, pero okay lang yan kasi most of her life sa Davao, taga Davao na siya. So, Dabawen niya na lang din siya. Pinilit. Sinabay ko na lang sila ng flight nung bumalik na kami dito sa Manila ng 2018. Magka-flash ako ng mga pictures and clips dyan nung pagsakay nila sa airport. Pagsakay nila sa airplane. Kasi nasa isip ko, airport footage kasi. Minsan talaga lutang ako eh. Sa totoo lang talaga, marami akong mga footages nila nung tatlo. Yung mga Davao days namin. Parang ever since, nagwa-vlog-vlog na rin ako kasi binibideo ko sila. Tapos, hello, ganyan. Even ano pa to ha, before Husky Tears time. So, mga ano pa to. 2016 to 2018. Kasi di ba nag-start yung Husky Tears TV channel ng mga 2019. So, yung asaran parate. Kasi ako lang yung nandoon. So, pinapadala ko sa mga kapatid ko yung mga videos nila. Nung tatlo. Super excited silang nakikita yung tatlo na lumalaki, ganyan. Ito naman, napapagod na ako magsalita. Tapos din naman na-meet. Oo, so, never pa nila na-meet. So, tawag namin, celebrity dogs. Kaya parang,
sa totoo lang, noon parang na-emotional naman ako. Ano ba ito kung nakain? Pomelo lang naman to. Nalala ko si Tommy eh. Ano ba? Kasi naman bumalik sa Davao eh. Wait lang. De, pero parang ano talaga. Kwento lang. Kwento nga eh. Parang sila auntie, tsaka si uncle nila, yung first fans, viewer, nung tatlo. Aww. Wala na! Pangit na! Pahit lang, mag-re-recover lang ako. Siyempre, naalala ko si Tommy, tapos parang humble beginnings nila. Kahit hindi pa sila Husky Tears noon. Parang, ayun, sila kasi yung first audience talaga. Even before may maniwala sa amin, sila talaga yung unang naniwala. Iiyak din ako. Ano ba yun? Ayoko na lang kumain ng pomelo. Ano ba yun? Ayun. Tama na nga! Next day ko na lang kayo kausapin. Next day na lang din ang vlog. Ano pa bang sasabihin ko? Take over nyo muna ang vlog. Ayoko na muna. Angela, it's your time to shine. It's your time to shine. Ayun na. Wala. Angela, mag-ano ka naman sa iyong mga ano? Random fans club. Patiin mo naman sila. Sila lang naman yung mga fans ko. Pag ano, napapakain lang ako. Yung mga nagtitiwala sa'yo, kailangan may tutorial ka ng pag-awat. Kasi bilib na bilib sila sa'yo, tinatawanan mo lang sila. Tapos parang relax lang, ganun. Ang daming na-amaze yung ano, awat powers. Di ba ako nag-gym nun? Oo. Siguro someday makaka-receive din tayo ng ano, bouncer tutorial kay ano, Ate Angela. Comment down below if gusto nyo mangyari yon. Oh, ayan, masaya na ulit ha. Dapat yung kita tayong tatlo. Ano ba yun? Kasi madami ano. Oo nga eh, ang hirap kasi. Kailangan tong camera 360. No. Tapos naalala ko pa nun sa airport, nung nagbiyahe na sila pa Manila, yung tatlo. Parang awang-awa ako kasi ang tagal nila i-release dun sa airport. Yung mga formalities kasi, diba, sa clearance. So, tandang-tanda ako yun na ang flight namin ay mga 5:30. Di, syempre kasi, pagka-cargo. Dun kasi sila sa ilalim ng airplane sinasakay eh. Sabay lang kami ng flight. Pero sila nasa ilalim, ganun naman kasi. So, at least sila, 3 hours before, nandoon na. 2, 3, 4, 5. Tapos parang na-delay pa yata ng 1 hour yon. Basta ang total lahat nun, mga 1:30 a.m. na namin sila nakuha. Basta mga 1 na sila nakalabas nun eh. Tapos syempre, pagkadating nila, babiyahe pa papunta dito sa bahay ng mga another 45 minutes kasi madaling araw na rin naman nun. Naalala ko ang ginawa ko nun kasi alalang-alala na ako sa kanila. Siyempre, hindi pa kasi sila nagdi-dinner. Tapos, ano, eh sila mga party train, so hindi talaga sila magpo-poop doon. Tapos hanggat maari mag-hold sila ng wiwi nila. Naalala ko, iniiyakan ko na yung attendant doon sa, ano, sa airline. Sabi ko, ilabas niyo na po sila, mga anak ko. Aging sisa. Basta parang sinasabi ko gano'n na ilabas nyo na po, nakakaawa naman po sila kasi hindi po yun magpapati tsaka baka gutom na kasi for sure di naman nila, lalo na domestic flight yun, hindi naman nila yun mapapakain or may intindi pa. Kung hindi ko pa inayakan, baka mamaya mga 3 a.m. pa yun talaga. Nakawiwi na sila. Pero yung poops hindi talaga. Kaya nung pagdating dito sa bahay, sobrang madaling-madali sila, naghahanap sila ng ano, ng spot na mapupupan. Yes? Ano yung kailangan mo, sir? Wala na. Bigyan natin siya isa. Kamusta? Sara. Parang hindi siya natuwa. Kasi hanggang dito lang. Gusto niya isang ganito. Genry! Ngayon lang naman ang aking kwento. Dahil ubos na ang aming hinangata, ito na lang natira kasi ito talaga yung para sa kanila. So, andyan na. Ay, andyan na kaagad. Alam kasi narinig para sa kanila. Oh, hatiin ng fair. Ayan na po, nagkakapartihan na po ng pomelo. At may dalawa doon, alam na ang nangyayari.
Nakatingin na doon kaagad. Si Mochi pala, commercial lang, habang nagbabalat ng pomelo. Itong dalawa, si Riz tsaka si Mochi, hindi na lang din namin sila pinagsasama na sila lang. Kasi diba, hit itong si Riz. May nababasa kasi ako na nakakapag-lock pa rin daw ang isang dog na kapon. So, nakaawa naman ito. Though hindi nga makakabuntis tong si Mochi, pero pag nag-lock dito, kawawa. Baby-baby pa. Tsaka tignan na naman ang size ni Mochi versus dito kay Riz. It's either ang kasama lang nito ay si Sugar tsaka si Cream O pag lumalabas or si Cream O lang. Wala muna siyang encounter sa mga boys. Uy sus, ang focus naman talaga. Oo, pomelo din. Okay na ba? Okay na ba ang partihan? Ay, kay Mochi. Akin na yung kay Riz. Mochi! O, sit mo na. Wag gigil na gigil. Sit! Sit! Yes, good boy. Oh, sarap yan. Oh, ang rismari din namin. Si rismari din. Walang ganyan sa Russia. Oh, ito pa, ito pa. Good girl. Ito si Jollibee. Hindi ito marunong mag-sit to eh. Oh. Jollibee. Oh! Umisog na ako. Sino ba? Bibigyan. Lahat na sila. Tatlo na. Oh, sit. Sugar, sit ka ha. Huwag mga away ha. So, sino? Kay Sugar yan. Oo, sige. Mas maliit pala to. May cream na lang ako. Mas maliit. Oh, akin. Grabe naman. Narinig nyo yun. Kay cream daw palit. Mas maliit. Oh. Kasi nga, dahil ang tiyan niya. Oh, bigayan na. Sit muna. Bukod sa isa. Hindi ikaw eh. Kay cream ako mo eh. Oh, good girl. Oh, tapos ka na cream o ha. Katakawan oh. Ang sarap po, Melo. Ang sarap. Ayan po, pinapalabas na po si Rismarie dahil siya na lang po ang hindi niya nakikita. Oh, diretso taas siya. Riz, halika. Sama ka sa ating mini outro, bebe. Naghahanap siya ng pomelo oh. Ay, kalika. Riz. Riz, baby. Oh, hindi ganun, di ba ang tinuro sa'yo? Hindi. Ayan, oh, halos magka-height lang kasi itong dalawang ito, oh. Matangkad lang ng konti si Rismarie. Oh, si Ate Cream naman. Ay, doon na siya nakisali. Mahina daw ang rasyon dito. Magbabay ka na sa kanila. Let's get my baby doggy. Hindi na baby doggy. Nakakahingal na po buhatin. Bye-bye, Husky Tears Life, friends! Bye! Oh! Oy! Ang sama mo, Riz, ha? Pag si Cream? Oh, ito na po ang bagong baby doggy namin. Ito na. That's just my baby doggy. That's just my baby doggy. That's just my... Nahihingal ako. Ito ang forever baby doggy talaga. Kahit 5 years old. Ayun, pahabol lang pala. Munti ko na makalimutan. Pero gusto ko lang batiin yung mga... Dalawa lang naman sila. Yung nakakilala sa akin sa Davao. Si Marian Luis Castillo. At saka si Japet Alferez. So, na-meet ko sila doon sa isang mall. Nakagulat nga eh kasi nakamask naman ako. So, kilalang kilala siguro lang bunbunan ko or yung salamin ko. Ayun lang po, friends. Bye na talaga.